Nakakalungkot lang na. Dati sobrang close namin ni Lola. Halos lahat ng gusto ko, lahat ng hilingin ko. Kahit ayaw pa ni Daddy, bibigay niya. Pagkakutsaba pa sila ni Yaya Olivia nun eh. Para itago lang lahat. Yaya Olivia? Hindi ko ba nakuwento sa'yo? Yaya Olivia, siya yung pinakapaborito kong yaya nung bata ako. Kasi si Dad, laging wala. Si Mama, wala rin. Laging busy. Kaya yun, siya yung nagbabantay sa akin. Siya yung dalawa ni Lola. Laagi nila akong kinukonsinti sa lahat ng gusto ko. Close na close pala kayo. Bakit ngayon mo lang siya nakwento? Wala. Hindi lang siguro na pag-uusapan. Tsaka kasi parang malabo na lahat sa isipan ko ngayon eh. Hindi ko na maalala yung iba. Pero siya, naaalala mo? Oo naman. Parang nanay ko na yun. Kaya lang, talagang hindi na malinaw lahat sa isipan ko eh. Pero, merong isang tumatak talaga sa akin na hindi ko makakalimutan. Tumakas kami. Kasi pupunta kami ng mall. Sabi niya kasi bibilan niya yung anak niya ng sapatos. Ako pa nga yung pumili nun eh. Grabe, napalo ako ni Daddy nun. Sobra akong pinalo dahil pagtakas namin na yun. Yan, parang ganyan. May pagkakaiba lang ng konti. Iyan mong sapatos na pinabili mo ba sa akin, ha? Tanggap mo na? Pinadala ko na, ha? Yung anak niya, natatandaan mo pa? Ako si Alexa. Ikaw, anong pangalan mo? Aidan. Nahanap ko kasi yung mami ko. Olivia yung pangalan. Hindi. Hindi ko kasi siya na-meet kahit kailan. Pero naaalala ko, laging binabanggit sa akin ni Yaya Olivia, yung anak niya. Lagi niya nakukwento sa akin kasi... kasi lagi siya umiiyak eh. Kasi namimiss niya yung anak niya, hindi niya nakakasama, hindi niya naalagaan. Hindi, wala. Wala-wala to na. Naawa lang ako sa kwento nung yaya mo at nung anak niya. Nakikita mo pa ba siya? O natatawagan? Nakokontak? Patay na siya eh. Sorry, kailangan ko lang umalis. Oo, sige. Sige na, Aidan. Umalis ka na, naiintindihan ko. Okay ka lang? Oo. Mila.
Mami! Para kung may bumutok. Ano po yun? Mila. Sigurado ka, okay ka lang dito? Sige na, umalis ka na. Baka mapaghalata ka pa. Pwede nga lang sana huwag na ako umalis eh. Wala naman na ako kakampi doon. Kahit si Tita Phyllis, sinuseta po kay Sophie. Aidan, okay lang ako. Madami naman akong gagawin dito. Maglilinis, magliligpit. Kailan ba ito huling natirahan? Huwag ka na masyado mag-abala dahil hindi ka naman magtatagal dito. Naalis ka rin dito. Mag-iingat ka, ha? Babalik ako agad, ha? Sabi mo lang. Nagkwento nga sa akin si Dennis, Tay, tungkol dun sa mga pinagagawa ng mga yung kay Nico. Ang dayong mga yun. Yung time lang nila. Kay Max, Tay. Kay Max to. Sorry. Ilayo mo nga yan. Pag hindi, ganito hindi ako makakilos. Hindi ko nagawang ipagtanggol ang anak ko sa demonyong mag-ama na yun. Tay, kaya mo na. Ipatikim naman ni Nico yung kamao niya doon sa klinti. Okay na yun. Yung ador, may panahon yun sa'yo, Tay. Ang mahalaga, kahit papano, nakalusot si Nico. Tsaka ibang klase din yung tulong ng Chica Babes niya, ha? Totoo yan. Gulat nga ako eh, yung pero girl, Tay. Di sinungaling, sa troll lang siya. Ba? Pero Tay, ngayon na si Nico, nasa mundo na rin ng mga Fiero, maigi sigurong masubaybayin yung bata. Ininstall lang ko ng locator at yung cellphone niya, Tay, habang natutulog siya sa ospital. Ayos yan. Para makasiguro tayo na hindi siya matutrouble sa eskwelahan. Tapos, hindi rin siya maaawat natin siya sa paglapit-lapit na doon sa Chica Babes niya. Tay, makakati kang gumante, no? Easy ka lang. Naiintindihan kita, ha? Pero isiyan mo lang yan, Tay. Isa lang, isa lang. I-check pa tayo. Tay, handa sa atin yung mag-amang yun. Kami pa ba? Papayag sa mga pinagagawa nila kay Nico. Ibunso natin yun. Antayin lang nila. Tubig na nga lang ako. Ay. Eksa.
malaki yung posibilidad na wala na yung mami ko. Akala ko tanggap ko na yun eh. Pero nung sinabi sa akin ni Aidan, para akong sinaksak sa puso. Gusto kong sumigaw. Gusto kong magtanong. Gusto kong manumbat. Para akong naputulan ng dila. Wala akong masabi. Kasi ang totoo, natatakot talaga akong malaman lahat ng kawalang hiyan ng mga fiero sa nanay ko.